like a Hellcat. Hi, ako pong muli si Teacher RR. Ngayon naman, ang isi-share ko sa inyo ay kung paano gumawa ng isang online data information sheet na maaaring nating ipagawa sa ating mga bata upang makuha natin ang kanilang mga personal information na kailangan natin, lalo ngayong new normal na hindi tayo pwedeng mag face to face. So, ang gagamitin natin ay ang Google Forms. Okay? Umpisahan na natin. So, since nakikita nyo na nandito na ako sa aking Google app at nakasign na aking Google account, punta na tayo dito sa ating multiple dots. Okay? Diretso tayo dito sa ating Google Drive. So, ayan. Nasa Google Drive na tayo. So, pindutin natin itong plus sign or new. Okay. At diretso tayo sa more. And then, Google Forms. So, ayan. Magsimula na tayo. Ang una natin gagawin ay lagyan natin itong title. Okay? So, ang lalagay natin ay data information sheet. Ayan. Data information sheet. Tapos, pindutin lamang natin itong untitled form. Automatic, mapupunta na siya dyan. Okay? Tapos, maglagay tayo ng description. Okay? So, nasa iyo yun kung anong description ang ilalagay mo. Okay? So, ikaw na ang bahala maglagay dyan. So, sa ngayon, diretso na tayo para mas mapabilis tayo. Okay? Lagyan natin ng customized theme. Okay? So, pindutin lamang natin itong customized theme and then marami tayong options na makikita dito. Pindutin natin itong choose image. Okay, that's it. So, nare-direct ulit tayo dito sa mga themes na given ni Google. Okay, pili tayo dito kung ano ang gusto nating ilagay dito. Okay? So, for example, ito ang napili natin. Pindutin lamang yan and then pindutin ang insert. Automatically, nagkaroon tayo dito ng heading or ng theme. Okay? So, dito sa taas ay makikita tayong questions at saka responses. Okay? So, itong ginagawa natin ay ang mga questions. Ito namang responses ay magkakaroon lamang yan kapag ang bata ay o mayroon ng batang nag-response. Okay? So, tuloy natin magawa ng mga questions. By the way, itong theme na to, o itong ginagawa natin ay maaari nating i-customize. Pwede natin palitan ng kulay. Ayan. Ayan. So, pipili na lamang kayo kung ano ang gusto nyong kulay. Ano? Okay? So, sa background, pwede rin palitan. Marami tayong pwedeng gawing option dyan. Okay? Sa font style naman, mayroon din tayong iba't ibang font style na nandito. So, ituloy na natin ang ating gagawin. Next lang muna natin ito. Tapos, maglagay na tayo ng mga questions na gusto nating ipasagot sa mga bata. Okay? Or information na gusto nating malaman sa bata. For example, ang una nating hihingin ay ang kanilang last name. Last name. Tapos, dito, short answer. And then, short answer dito rin. And then, required. Okay? Pindutin lamang natin yan. Tapos, kung gusto nating mag-duplicate nito, pindutin lamang natin ito. Okay? So, ngayon, na-duplicate na siya. Ayan, nakita na natin. Ang hinihingi natin naman na next ay ang kanilang first name. Okay? For example, tapos short answer pa rin, required. Okay? Tapos, duplicate. So, duplicate natin.
Tapos, ang next na ating hinging information sa kanila ay ang kanilang middle name. Okay, tapos, short answer pa rin, and then, required. So, ang next naman na hingin nating information sa kanila, ito naman ang pindutin natin na plus sign para magkaroon na rin tayo ng another copy of this. Okay? Pang next natin na hingin sa kanila ay ang kanilang birthday. Birthday. Tapos, automatically, naging date ang lumabas dito. So, okay na yan. Tapos, pindutin na lang natin ang required. Okay? Tapos, next ulit tayo. Plus sign. Pindutin natin yan. Add question. Plus sign. Okay na yan. Ang next na hingin natin ay ang kanyang contact number. Okay? So, sa contact number, ang lalabas dito ay ayan. So, okay na yan. Punta tayo dito sa required. Okay? So, punta na tayo dito. Mag-add question tayo ulit. Ang next natin na hihingiin ay ang kanilang section. Short answer ulit. Ayan. And then, gawin natin required. Okay? Tapos, last sign ulit or add question. After that, ang hihingi naman natin ay ang kanilang father's name. Father's name. Ayan. Tapos, short answer. Okay na yan. And then, required. Last sign ulit. Occupation. Bawa, lagay natin occupation. Okay? Ayan. And then, short answer. Down tayo. And then, required. Required. Okay, that's it. And then, plus sign ulit. Add question. After that, ay ang kanyang contact number. Okay, tapos short answer. Okay, down tayo. So, pindutin lamang natin ang required and then plus sign ulit. Okay. So, sa plus sign, ang next naman ay ang kanilang mother's name. Okay. Tapos, short answer, required. Ayan, tapos plus sign ulit. Occupation naman ang hihingiin natin para alam din natin kung may kapasidad ba ang magulang na mag-tutor sa kanilang anak, lalo sa panahon ngayon na walang face-to-face. So, alamin natin yan. And then, pindutin natin ang required. Okay? After that, plus sign ulit. And then, ang contact number ni mother. Okay? Okay, tapos, okay na yan. Okay, that's it. Tapos, plus sign ulit. Punta tayo sa guardian's name. Guardian's name. Okay, tapos, short answer required. And then, next ay ang contact number ni guardian. Contact number. Okay? Tapos, ang gagawin natin, ayan. So, required. Okay. Tapos, okay na yan. Check lang natin kung lahat ba may nalagyan. Okay. Guardian contact number. No need na sa occupation ng guardian. Sa mother at saka sa father lamang. So, okay. So, okay na tayo dyan. Check na natin. Punta na tayo dito. Okay? Punta tayo dito sa preview. Pindutin lamang natin yan. Makikita na natin agad kung ano
ano ang makikita ng bata. Okay? So, ayan. So, kung sa tingin natin ay okay na naman, balik tayo dito sa ating ginagawa. And then, ay punta na tayo dito sa settings. Pindutin natin ang settings. So, makikita natin dito sa general, mayroon ditong collect email addresses. So, ang gagawin natin dyan ay checkan natin para makollect natin kung ano ang mga email addresses nila. So, limit to one response. Huwag na natin yan checkan. And then, edit after submit. Pwede natin itong checkan para if ever may bata na nagkamali ng fill up, pwede niyang i-edit. So, checkan na lang natin yan. Ano? And then, kung okay na, punta tayo sa presentation. Showing to submit another response. So, okay na tayo dyan. Quizzes naman ay iba to. Para yan sa ating quiz. Okay? And then, kung okay na, pindutin natin itong save. So, okay na. Nakasave na siya. Ano na ang next nating gagawin? Pupunta na tayo dito sa send. Ayan. Pwede natin itong isend isa-isa doon sa mga email ad ng mga bata kung halimbawa nakakollect na tayo ng mga email ads nila. Pero, magiging matrabaho yan para sa atin. Ang gagawin na lamang natin ay i-link. Ito, pindutin natin itong link. Ayan. So, makikita natin dito ang link ng ginawa natin. Ito. Okay? So, itong link pwede natin i-shorten. Pindutin lamang yan. Yan, umiksi na. Okay? Tapos, ika-copy lang natin yan. Pindutin itong copy. Okay? Pwede tayong magpasa na sa ating classroom. For example, punta tayo sa classroom. Sa ating classroom. Ayan. So, since no classes here ang nakalagay kasi in-archive ko ang aking mga classroom, paano ba natin may re-restore ang ating mga archive classes? Ang gagawin lamang natin, pumunta tayo dito sa main menu. Okay? So, makikita natin ang mga classes dito. Okay? Pindutin lamang natin ang archive classes. Ayan. Tapos, pindutin natin itong teacher RR's class. So, ayan. Nandito na uli ang ating class. Okay? Gagawin na natin ay pipindutin natin itong restore para bumalik siya doon sa ating classes. Okay? So, dito magpa-pop up itong message na ito. You and your students will be able to interact with this class again. This class will be shown in classes and in the classroom menu. So, ang gagawin natin ay pindutin ang restore. Okay. So, balik na tayo. Tingnan natin dito sa ating ayan. So, nakita na natin dito na na-restore ang ating classes. Ano? So, buksan natin. Ayan. So, paano naman natin itong link na ginawa natin, mailalagay dito. Ang gagawin lamang natin dito, punta tayo dito sa, ayan, sa announcement. Share something with your class. So, anong gagawin natin? Pwede tayong maglagay dito ng instruction dito sa gagawin ng bata. Ano? So, good morning. Good morning. Good morning, class. Ayan. Please fill out the data information sheet. So, kahit ganyan lang muna, tapos, pindutin na natin itong add. That's it. So, pipindutin natin, since link ang ating lalagay, ay pipindutin natin itong link. Okay, tapos, since na copy na natin yung link dito, i-paste na natin siya. So,
So, Control V. Control V, oh, ayan na ang link. Okay, tapos pindutin natin ang add link. So, that's it. At dito na ang link na kinopya natin dito sa ating data information. Ito, ayan ang link, oh, 29 ang dulo. So, punta tayo dito. Ang link dito ay 29 din ang dulo. O, yan na. And then, anong gagawin natin? Kung gusto nating i-post agad ito, pipindutin ang post. Itong post. Pero kung gusto mong i-schedule, ayaw mo muna agad itong pasagutan sa kanila, pindutin lamang itong schedule. Okay? So, mapupunta tayo dito sa schedule. Pipindutin mo lang kung anong date mo gusto nilang mabasa to o masagutan. Okay? For example, September 3. Okay? Tapos 8 a.m. pindutin ang schedule. Okay. So, that's it. Okay? Saan napunta? Since naka-schedule siya, dito na siya. Okay. So, try namin nating buksan ang isang account ng isang bata. For example, dito ang account ni Jody Luck. So, kay Jody Luck yan. Pindutin naman natin tong double multiple dots and then punta tayo sa kanyang classroom. Hindi yan makikita kasi doon ni teacher ipinost. Okay? Pindutin itong classroom. Ayan, that's it. So, pagbukas ni Judy Lux sa kanyang classroom, ito ang makikita niya. Buksan natin to. Pagbukas niya, okay. So, ayan. So, since ang pinagagawa ni teacher ay hindi nakapost ngayong araw, ayan, ang nakalagay dito ay no work too soon. Kasi ang mga pinagawa niya na dito sa pinagagawa ni teacher ay gawa na niya. Ginawa na niya dati. So, ito na lang. So, for example, ayan. Ang gawin natin ay pindut ulit tayo tapos same pa rin doon sa una nating instruction. For example, ipinagawa natin please. Answer, please fill out the information, the data information. Below, on, below. Okay. So, ganun lang. Tapos, punta tayo sa add. Okay, tapos link ulit. Okay, copy-paste natin yung link, and then add link. Tapos, ang gawin natin, post. Pindutin natin yung post. So, ayan, tingnan natin dito sa account ni Judy Lab, o ni Juan. Okay? So, tingnan natin kung nag-post na dito. So, since hindi pa nagpo-post, ang gagawin natin ay show. Pindutin natin yung show. So, ayan. Nakita agad ni Juan ang pinagagawa ni teacher na data information sheet dahil ipinost agad ni teacher. Ang gagawin naman ngayon ni Juan ay sasagutan niya to. So, paano niya sasagutan? Pipindutin lamang yan. I-click lamang niya yan. Ayan. So, pwede na siya magsagot dito. So, email ad ang hinihingi. Maglalagay siya dito ng judila26@gmail.com. Okay, that's it. Tapos, ang kanyang last name. So, De La Cruz. De La Cruz. Tapos, first name ay Juan Junior. And then, ang kanyang middle name ay Since Chutila Ruiz. Bawa, Ruiz. For example, lang naman po yan. Tapos, ang kanyang birthday, for example, ang birthday niya ay January
01, 1000 day ay 01, and then 2000. Pwede rin, eto, pindutin lamang yan. Ayan, tapos, pwede na siya dito, hindi na lang, kung ano ang date ng kanyang birthday. Ngayon naman, sa contact number, okay? So, ang kanyang contact number ay halimbawa 0999. So, kahit anong number, basta tamang number ang ilalagay niya. Yan naman ay sample lang, kaya okay lang. Dapat 11 digits. Okay? Tapos, ano ang section niya? For example, ang kanyang section ay orchid. So, pindutin lamang yan. Father's name naman ay Juan. Juan Senior. Tapos, occupation. Bawa, farmer. Okay. Tapos, contact number. Limbawa, kahit anong number. Sige. Tapos, mother's name naman ay si Juanita. Tapos, ang occupation, mother niya, for example, ay housewife or next ay ang contact number, lagay niya. Tapos guardian's name ay Juana de la Cruz. Okay, so dito nagkakalimutan tayo, De La Cruz yan. Dapat kumpleto. And then yung tatay. Senior. Okay, tapos go down tayo. Tingnan natin kung ano pang hindi natin nasasagutan itong guardian's name. Okay na. So, double check natin kung nasa, na fill up pa natin lahat. Okay. So, kung sa tingin mo ay na okay na naman, na fill up pa na natin, ang gagawin na naman natin ay pindutin itong submit. Pindutin natin. So, ang lalabas ay ito. Data information sheet. Your response has been recorded. So, pwede mong i-edit ang iyong response or pwede kang mag-submit ng other response. I-try natin pindutin itong edit your response. So, makikita natin dito, since ito ay chinikan ni the teacher, pwede niyang i-edit to. For example, yan. Okay? Tapos, kung okay na, since nag-edit siya, punta ulit dito sa baba, i-resubmit niya. Kailangan i-sasubmit niya yan. Ayan, that's it. Punta tayo dito sa drive ni teacher. Okay. So, ito. Idutin natin yan. Okay, that's it. So, makikita agad ni teacher na mayroon ditong responses. So, ayan, nakita na ni teacher kung sino ang nag-response. Si Judy Lap. Ayan. Pindutin natin yan. Magki-create tayo. Okay, create and then pindutin tong create. So, that's it. Nandito na ang kay, ito ang spreadsheet na data information responses. Sa dito makikita ni teacher kung sino-sino na ang nagsagot. So, same pa rin doon sa ating ginawang attendance. Makikita mo rin kung ilan ang nagsagot. So, ganun lamang kadali at ganun ka simple. Okay? So, sana may natutunan kayong. Please like, subscribe, and comment.